Ito na nga yung second day namin dito sa Boracay at grabe, sobrang saya dahil finally nakita ko na yung white sand nila. Grabe, para talaga kaming nasa paraiso, napakaganda ng dagat. Siyempre, bago ang lahat, OOTD check muna. Na-order ko nga pala yan sa may Shein. Nakabihis na nga rin tong si Ella at ayan, naka-co-ords po siya. Paglabas namin dito, napakaraming mga e-try kaya eto, tumawag na kami ng isa. Rin sa kagandahan na itong resort na nabook ko is malapit po siya sa mga beach. As in, kung lalakarin mo, 3 minutes away lang ay makakapunta ka na. Kaso kami, meron kaming dalawang kasamang bata kaya ayan, nag-e-try na lang so, kami. Dito nga pala kami pupunta dito sa pangalawang araw namin dito sa may D-Mall Boracay. Grabe, isa to sa mga tourist spot talaga dito sa Boracay yung D-Mall kasi ang dami talagang pumupunta dito. Pagdating nga namin dito, nag-rent lang kami dito ng banig for only 150 pesos. Kahit maghapon mo pa daw gamitin eh, pwedeng-pwede pero na. Pero late ko na nga lang dinalaman na yung kabila pala 100 pesos lang yung rin. Akala ko talaga pagpunta namin dito as in sobrang daming tao kasi nga summer. Pero ayan, napaka-konti lang at sobrang peaceful ng lugar. Yamaki, dito talaga pinaka nag-enjoy sa white sand nila. Talagang hindi niya tinigilan. Napakaganda rin magpo-picture dito kasi ayan, wala nga masyadong tao. Sobrang peaceful ng place at talagang marirelax ka dito. Naglalakad-lakad nga kami dito, bigla naman meron tumawag sa akin na bata at nagpo-picture, nakilala niya. Hanggang bata pa naka-cellphone na. Siya nga pala, shoutout din po kay ate na nakakilala din sa akin. Sino ba naman mag-aakala hanggang sa Boracay merong magpapa-picture, di ba? Ito talagang pinakamaganda para sa akin yung mga puno nila dito. Abi, sobrang ganda, talagang bumabagay sa beach. Yung white sand din nila dito, grabe, sobrang pino, parang semento. Na talaga kaming ibang ginawa dito kung hindi mag-sightseeing. Nakaupo lang kami dito tapos nagtitingin-tingin, grabe, talagang sobrang peace. Yung mga anak ko, grabe, talaga nag-enjoy sila dito. Balik-balik sila sa pagtakbo tapos nilalaro nila yung buhangin. Pagod namin nung papunta kami, talagang naibsan kasi ayan, nakita talaga namin na nag-enjoy sila. Totoo nga yung sinasabi nila na sulit daw talaga lahat ng pagod kapag nakita mo na yung mga beach. Habang nakatambay nga kami dito, ayan, meron lumapit na bata at nakipag-friends pa kay Kuya Maki. Napaka-sweet niya. Cute nilang tignan kasi ayan, nag-hug pa sila. O diba, itong anak ko talagang isa'y napaka-friendly. Ito namin na lahat ng bata dito naglalaro ng buhangin kaya ayan, naghanap kami dito ng pwedeng bilhin na laruan para sa kanila. Yung binili ko isang set na nasa 400 pesos. Pagbalik ko nga ayan ng Kuya Maki, nakapanligo na. And sobrang saya naman niya kasi ayan, binigay ko na yung laruan na binili ko para sa kanilang dalawa. And thankfully, itong mga laruan, hindi sila nag-away. Dalawa na kasing kasamang pala, isang blue at saka isang pink. Kaya ayan, alam na alam ni Kuya Maki na yung pink para kay Ella. Grabe, itong anak ko, punong-puno na ng white sand sa buhok. Hindi niya pa kasi alam kung paano to laruin. Ayan, ang Kuya Maki lang yung may alam. Alam niyo ba, itong laruan na to, kahit medyo pricey siya, siya talaga yung nagsalba sa amin dito sa beach. As in, hindi malikot yung mga bata, sobrang relax lang, napakatahimik. Meron nga pala ditong mga activities na pwedeng i-try, pero hindi na ako nag-try kasi meron kaming kasamang bata. Yung medyo nainip nga yung asawa ko, ayan, naligo silang dalawa ni Ella. Itong anak ko, basta tubig, gustong-gusto niyan, kaya ayan, sumama siya sa papa niya. Don't worry po, kasi yung mga bata is naka-sunscreen naman. Pagkatapos nga ni Ella, mga 10 minutes lang yun, eto si Maki na naman. Habang naliligo yung papa niya at saka yung kuya niya, ayan, umiiyak siya dito kasi naiwan siya. Diyos ko, mag-sunbathing yaking kapali. Tatanungin niyo ko kung babalik pa kami dito, syempre. Pakaganda ng paligid kahit na medyo magastos. Habang nakaupo kami dito, merong sumigaw na nagbebenta ng taho. Grabe, napakabongga ng Boracay. Imagine, taho lang na 50 pesos, pwede pa daw bayaran sa GCash. Tsaka Mar, sobrang sulit na 50 pesos, ganyan kalaki yung cup, diba? Ang nagustuhan ko pa sa kanya, hindi siya sobrang tamis, kaya pwedeng-pwedeng ipainom sa bata. Minsan kasi ayokong pinapainom si Kuya Maki ng ganito kasi grabe yung arniba. Wala naman kaming masyadong ginawa dito, nag-picture taking, sightseeing, tapos nag-swimming lang yung mga bata. At eto, syempre kami rin. Siguro nag-last lang kami doon ng mga 3 or 4 na oras, tapos eto, kakain sana kami dito sa may Spice. Nagre-recommend dito pero hindi ko talaga nagustuhan yung menu kaya eto, lumipat kami dito sa may Andox na katabi lang halos. Grabe, ang mura ng mga pagkain dito. Imagine, 6 kaming kakain yung in-order namin, 851 pesos lang. Tapos lahat pa ng orderin mo, meron ng free na Pepsi. Napakasarap din ang lechon manok nila tapos yung sauce. Grabe, talaga na-enjoy ko yung food dito, lalong-lalo na yung stay namin. Pagod na nga yung bata pag uwi namin. At mga mare, alam nyo bang eto, naka-withdraw ko ng ganito karaming pera, 11,280 na kanina, 2,000 pesos lang. Itong nilaro ko ngayon, etong roulette. Dito, pipili ka lang kung violet or blue. Dalawa lang yung pagpipilian dito kaya malaki talaga yung chance ang manalo ka. At ayan, dahil color blue yung tinayan ko at color blue yung lumabas, nanalo ko ng 1,950. And this time, etong violet naman at violet ulit yung lumabas, nanalo ulit ako ng 1,950 ulit. Meron pa akong isang paboritong laruin dito, yung mines. Ayan, wala kang kailangan gawin kung hindi mag-click ng mag-click sa mga boxes na yan at dapat lang yung makuha mo. Puro gold, hindi bomba. 25 po yung boxes na yan, 4 lang yung bomba dyan kaya malaki talaga yung chance ang manalo ka dito. Ayan nga yung 1,000 ko, nanalo ng 2,480 at hindi pa ako nakontento kaya ayan, nag-click pa ako dito hanggang sa inabot siya ng 3,920 pesos. Maliban sa mga larong to, marami pa naman ditong pwedeng laruin. Siya nga pala sa mga gustong sumubok maglaro, pwede kayo ditong mag-recharge kay 200 pesos lang na gagamitin yung panglaro at pwedeng-pwede rin naman kayo ditong mag-withdraw kapag ka nanalo using GCash or PayMaya account. Sure lang po na maglagay ng 6-digit withdrawal mga pin. Mga gustong sumubok maglaro, pwede kayo ditong mag-sign up, maglagay ng email, ng password, i-check nyo lang yon, pwede na kayo mag-create ng account. Yung link nasa comment section.